Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Isa, dalawa, tatlo, tara na at matuto. Ipamalas ang iyong galing, pagyamanin mga likhang sining. Halina't pag-aralan natin ang sining sa ikatlo at ikaapat na linggo ng ikalawang markahan. Ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa mga bulaklak ng Pilipinas o mga bagay na makikita sa paaralan. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makagagawa ng isang disenyo mula sa bulaklak ng Pilipinas o mga bagay na makikita sa paaralan. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Makikita sa hanay A ang ilan sa mga bulaklak ng Pilipinas. Makikita naman sa hanay B ang mga bagay na maaaring makita sa paaralan. Ang halimbawa ng mga bulaklak sa Pilipinas ay Sampaguita at Gumamela. Ang mga bagay naman na makikita sa loob ng paaralan ay ang upuan at mesa. Ano-ano pa ang ibang bulaklak sa Pilipinas na alam ninyo? Magbigay pa nga kayo ng ibang mga bagay na makikita sa paaralan? Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Pumili ng dalawang bulaklak sa ibaba. Iguhit at kulayan ito kung meron kang pangkulay. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang mga bulaklak na nasa larawan ay Gumamela, Dahlia, at Sampaguita. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gumuhit ng tatlong bagay na makikita sa loob ng paaralan. Maaari itong kulayan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Palagyan ng check sa kasama sa bahay ang kolum na naaayon sa antas na naaabot mo sa bawat gawain. Narito ang mga pamantayan. Una, naiguhit ng maayos at malinis ang likhang sining. Ikalawa, malinaw at angkop ang detalye na ginamit sa likhang sining. Ikatlo, nasiyahan sa paggawa ng likhang sining. Lagyan ng check kung mahusay mong nagawa, maayos na nagawa, o kailangan pa ng pag-unlad. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Gumuhit ng tatlong bagay na makikita sa labas ng paaralan. Maaari itong kulayan. Gawin ito sa sagutang papel. Palagyan ng check sa kasama sa bahay ang kolum na naaayon sa antas na naaabot mo sa bawat gawain. Narito ang mga pamantayan. Una, naiguhit ng maayos at malinis ang likhang sining. Ikalawa, malinaw at angkop ang detalye na ginamit sa likhang sining. Ikatlo, nasiyahan sa paggawa ng likhang sining. Lagyan ng check kung mahusay mong nagawa, maayos na nagawa, o kailangan pa ng pag-unlad.
Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Gumuhit ng tatlong disenyo ng bulaklak gamit ang iyong malikhaing isip. Bigyan ng pangalan. Maaari mo itong kulayan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Palagyan ng check sa kasama sa bahay ang kolum na naaayon sa antas na naaabot mo sa bawat gawain. Narito ang mga pamantayan. Una, naiguhit ng maayos at malinis ang likhang sining. Ikalawa, malinaw at angkop ang detalye na ginamit sa likhang sining. Ikatlo, nasiyahan sa paggawa ng likhang sining. Lagyan ng check kung mahusay mong nagawa, maayos na nagawa, o kailangan pa ng pag-unlad. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Sa tulong at paggabay ng mga kasama sa bahay, kumuha ng mga bagay na pwedeng gamitin tulad ng papel o karton para makagawa ng isang payak na bulaklak. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Humingi ng tulong sa kasama sa bahay upang makagawa ng isang bagay na makikita sa loob ng bahay mula sa recycled material. Palagyan ng check sa kasama sa bahay ang kolum na naaayon sa antas na naabot mo sa bawat gawain. Narito ang mga pamantayan. Una, maganda at malinis ang pagkakagawa ng proyekto. Ikalawa, wasto ang kombinasyon ng kulay na ginamit. Ikatlo, pagiging orihinal at pagkamalikhain. Lagyan ng check kung mahusay mong naisagawa, maayos na naisagawa, o kailangan pa ng pag-unlad. Pag-aralan ang larawan at sagutin ang checklist sa ibaba. Palagyan ng check sa kasama sa bahay ang kolum na naaayon sa antas na naabot mo sa bawat gawain. Narito ang mga pamantayan. Una, naiguhit ng maayos at malinis ang likhang sining. Ikalawa, malinaw at angkop ang kulay na ginamit sa likhang sining. Ikatlo, nasiyahan ba ako sa aking likhang sining? I-check kung mahusay mong naisagawa, maayos na naisagawa, o kailangan pa ng pag-unlad. Umaasa akong naunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!